Kumusta kayo? Medyo matagal-tagal din ako hindi naka-live dahil hiniram yung channel ko. Ngayon nakabalik na tayo, guys. Ngayon, guys, tuturo natin kung paano makontra yung Arbalest sa PvP. So dito muna tayo tutorial, guys. Una, guys, pagkalaban yung Arbalest, di ba long range yung Arbalest, so dapat pag nag-duel kayo, dapat lapitan mo na agad siya. Kung ito siya, kung poste na to Arbalest, dapat ganito ang distance nyo, lapitan mo na agad, kasi disadvantage na sa'yo pag ganito kalayo, eh. Okay, tapos, guys, dapat mataas yung knockdown success nyo. Para katulad nito, paunari Arbalest to. Ayan, aalis yan. Susundan mo, knockdown mo ulit. Pagtatayo, knockdown mo ulit. Ganyan, guys. So, bali, ganun, parang ganun din, Arbalest din. Pwede rin yun sa Arbalest. Basta una, unbreakable stance. Ngayon, maglalaban kayo. Dapat manakdon mo siya. Pwede ka mag-repose or mag-body check. Ngayon, guys, pag natumba yung Arbalest, natumba siya. Either ano yan, eh. Either isi-save niya itong dodge niya or mag-dodge siya. Ngayon, mag-dodge din siya. Pag-dodge ng Arbalest, guys, pag-dodge ng Arbalest, gamitan mo agad ng unbreakable. Katulad ito, ulitin natin. Parang Arbalest din. Nahin knockdown. Yan. Iiwas yan, iiwas. Ayan, sundan mo tapos. Splitting. Knockdown. Pagtatayo, ground smash. Yan, guys. Di ko lang ma-demo ng maayos dahil sork siya, sork. Bali, guys, kung nag-duel, bali una, unbreakable, dapat unang sagupaan ninyo, guys, manakdown mo agad siya, yung Arbalest. Either repose or body check. Ngayon, guys, iiwas yan. Pag nag-dodge yan, gamitan mo ka ng barbaric charge. Either splitting or ground smash. Kasi pag nagbarbaric charge ka kasi, may chance na ma-knockdown, eh. So dapat ano, kung na-knockdown, guys, antayin mong tumayo kasi wala na siyang dodge. Antayin mo, kung tatayo pa lang, ground smash mo na agad siya para ma-knockdown ulit. Tapos kumbuhan mo na ng splitting or either berserk or gear slash. I-try natin, guys, ha. Try natin dito kay Arch. I-try natin kay Arch, guys. Level 90 rin ito, eh. Ito, Arch. Ito kay Arch, guys. Medyo maano lang ka to. Match lang kami nito. Okay. Ayan. Patayal siya agad, diba? Ganun lang combo ng Arbalest, guys. Sa mga ganitong
mga ganitong duel guys, mga kamatch-match mo, medyo ganong combo. Pero pag mga high level na kasi, example ito, huwag na, din ako magpapakita ng karakter. May nakakalaban ako malalakas na arbalist eh. Ang ginagawa ko talaga, example, level 95, ako kasi 91 lang ako. May kalaban akong 95. Pag nag-barbaric kasi ako, nag-unbreakable stance ako guys. Ganito kalapit. Nag-i-illusion arrow sila. So, evasion yun, hindi sila matatamaan. Tapos makakadodge na sila. Sira na yung combo na tinuro ko kanina. Kaya ang ginagawa ko nun sa sa experience ko, malapitan pag nag-illusion arrow siya guys, may damage kasi yun sa iyo eh. Pag nag-repost ka guys, walang effect yun sa kanya, tapos less lang yung matatagap ng damage. Ngayon gagawin niyan, magda-dodge siya eh. Ngayon pa nagda-dodge siya, Ludes, hindi naman ganun kalayo, habulin mo siya ng body check. Pero kung sobrang layo mo naman, gamitan mo na siya ng barbaric charge. Tapos kung mataas naman yung knockdown mo, pwede mo siya man-knockdown nun eh, sa barbaric charge mo. Ngayon guys, pag parang tatayo na siya, tsaka mo gamitan ng body, ground smash. Kung di naman siya na-knockdown, gamitan mo siya ng splitting. Kasi pag na-trigger mo yung bash ng dalawa na to pag nagamit mo to eh. So, o man-knockdown, gamitan mo ng ground smash. Kung hindi na-knockdown, gamitan mo ng splitting. Ngayon guys, pag na-knockdown ulit, kumbuhin mo na either Lion's Roar or Gill Slash. O Barbaric Charge, Berserk or Gill Slash. napatay ng kalaban. Asan si Arch? Si Arch na kasi yung ka-level ko dito eh. Yan, nabantay. Yan, unbreakable. Iiwas. Ngayon pag ganyan, ayan, evasion yun. Uy, nangyayalo ako. Gil flash ko min. Anong in-bin? Okay. Turn it pala. Okay, ulit. Ito si Arch guys. Mas pareho lang kami ng item. Apat na epic item. Grabe, binamiss pala, no? Binamiss. Epic na pala yan.
Una guys, barba, yung mga kadalasan kasi nakikita ko sa mga duel-duel sa kagilid na sa mga mid ano nila to, ginagamit yung patapos na. Dapat guys, unahin niyo tong gamitin pag mga warrior kayo kasi pampatas ng evasion to eh. Tapos nagka-countdown pa lang, dapat malapit ka na sa arbalist, gamitin mo na either riposte or body check. Pag na-knockdown guys, dadodge yan, gagamitin mo ng barbaric. Tapos pag na-knockdown, ground smash. Dapat pag nag-ground smash kayo, yung patayo na siya para knockdown ulit. Huwag yung knockdown talaga. Dapat patayo pa lang para ma-knockdown siya ulit. Kung di naman siya na-knockdown, splitting para ma-knockdown. Tapos gamitin mo ng ground smash. Tapos kumbuhin mo na berserk or gislash or lion's roar or crescent. Pero situational yan guys ha. Pwede mabago yung pagkasunod-sunod na yun. Depende sa kalaban. At tuloy dito. Last. Ganun lang guys. Pa-abol ko pala guys pa din sa tutorial ko. Una unbreakable po mag illusion is repose kasi evasion sila, evasion kaya di mo rin matatamaan, pero ang pangontra kasi nun is repose para less damage tapos crowd control. Ngayon kung di naman siya nag illusion is body check para matumba. Ngayon magda-dodge yan eh. Kasi long range kasi yung arbalist, kaya magda-dodge talaga yan. Ngayon, pag na-knockdown mo siya ng body check, na-knockdown siya dito, mag-dodge yan either dito, dito, or dito. Limitan mo agad ng barbaric charge. Ay, pag nag-barbaric charge yan, may chance kasi na ma-knockdown sa barbaric charge. Limitan mo ng ground smash, pero dapat patayo para ma-knockdown mo ulit. Pero kung di naman siya na-knockdown dito sa splitting, pwede mo pag hindi siya na-knockdown dito sa barbaric, pwede mo gamitan ng splitting para ma-knockdown. Tsaka pag na-knockdown, gamitan mo ng ground smash pag patayo na para ma-knockdown ulit. Pag na-knockdown guys, gamitan mo na ng barbaric berserk din slash. Ngayon, ang worst scenario naman yung guys, pag hindi mo na-knockdown ng either repo or body check. Ngayon, nag-dodge siya tapos na tsaka mo siya na knockdown ng barbaric charge mo, or sabihin natin hindi mo pa rin na knockdown ng barbaric charge, gumamit ka ng barbaric charge pero hindi mo siya na knockdown, ngayon magkalapit kayo, sample lang dito siya sa tabi, gagawin kasi niyan guys, gagamit ng clocking yan yung naging invincible. Ngayon maglalakad yan palayo sa'yo. Tapos pag naglakad yan palayo sa'yo, gagamit ang seeking bolt yan, yung parang sniper. Ngayon, para ma-dodge mo yun guys, yung seeking bolt, malakas kasi yun eh. Malayo yun ang range yun eh, yung seeking bolt na yun. Gamitan mo ng berserk. Kasi, para yung seeking bolt niya, mag-evasion sa'yo. Walang damage mangyari sa'yo. Either na lang kung yung venomist niya is epic na. So yun lang guys, i-rewind nyo lang yung video kasi bali dugtong lang to eh, nakalimutan ko to i-discuss kanina. Thank you guys, salamat. Sana guys supportan nyo yung YouTube channel ko, Pasmado Gaming. Maraming salamat guys.